Pebrero taong 2017 nang tumigil ang mundo ng mga nakakakilala sa nooy 16 anyos na si Jaylan Fajardo. Isang ordinaryong araw ang nauwi sa malagim na trahedya nang mapatay ang Filipino-American sa isang aksidente bunsod ng isang nakainom na driver. Labis na ipinagdalamhati, mapasa hanggang ngayon ang ina ni Fajardo na si Marcia Honson Fajardo at ng mga naging malapit sa kanya ang pagkawala ng binatilyo. He's my only son. Every day he's always in my mind. I think about him and I miss him a lot. So hurts me to this day. Of course, all the time. I think about all the things that he could be doing right now and things that we could have been doing or how he would turn out, what he would look like right now. But it's just like, you know, all those are cut short. Ang pangungulila ni Marcia sa kanyang anak ay nagbigay daan para magpatuloy siya sa buhay. Ngayon, inilalaan ni Marcia ang kanyang oras para sumuporta sa mga non-profit organizations tulad ng Mother Against Drunk Driving at ng Stop Road Crashes. Dito, kasama siya sa awareness campaigns ang mga kaanak at mga biktima ng drunk driving. I'm still fighting. I'm still raising awareness for the danger of driving under the influence. So my message for everyone is, you know, be responsible. If you're planning to drink, make sure you have a designated driver and plan ahead, you know. You know, we pledge that to drive safe so everybody can, you know, you can other people can survive. Very happy to be supporting him, his family and everything, and this just should definitely show people the impact and the effects that drinking and driving can do for everybody. People at least do not need to just be dumped in at least the city jails for a little amount of time. We really come together as a community to support victims and families who have been through, you know, a horrific tragedy. You know, we know drunk and drug driving is 100% preventable, so we really want to just raise awareness, you know, support those who have been impacted. And 2019 nang ihain ng isang panukala sa Nevada State Legislature na ipinangalan kay Fajardo. Layo nitong gawing 10 taon ang maximum penalty para sa sinumang magmamaneho ng nakainom mula sa orihinal na 7 taon. Bigumang maipasa ng mga mambabatas, umaasa pa rin si Marcia na balang araw ay maaaksyonan din ito ng mga kinauukulan. Determinado rin siya na ipagpatuloy ang awareness campaigns laban sa drunk driving bilang pag-alala sa kanyang yumaong anak. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News, Las Vegas, Nevada.